pinaglaban ng mga bayangit nagbuksa. Dugot pawis ang kanilang ipinuwis upang ang bawat Pilipino ay makalaya. Masakit, malungkot, nakakatakot, nakakakilabot ang mga nararanasan. Nilapastangan, inalipusta, sinaktan, inapakapangan, pinakawan, pinagsamantalahan, at sinakot ng mga dayuhan. Ito ang mga nakaraang tila ayaw nang mabalikan, pagkat daing ng mga Pilipino'y sobrang nasasaktan ang pagsigaw ng tulong. Tila'y parang walang makarinig, parang may nakatakim sa kanilang bibig. Ngunit sa kabilang banda, tayo muling nabigyan ng pag-asa. Mga bayangin na muna upang mga Pilipino'y makalaya. Malaya na! Tayo'y malaya na! Bawat Pilipino'y muling iwinawagayway ang bandera, bakas ang saya sa kanilang mga mukha, nangihilid ang mga luha sa kanilang mata, hindi dahil sa nasasaktan sila. Bagkos ito'y dahil sa tayo'y malaya na. Kalayaan! Kalayaan na kayo'y ating nararanasan kaya't ating pagtigihin ang paghakbang para sa ating kinabukasan, kinabukasan na ating inaasam. Muli tayong tatayo. Taas mo ang kanino may ipapakita na tayo ay Pilipino. Isang bansa, isang diwa. Kalayaan, kalayaan, kalayaan! Tayo ay magdiwa. Mga kasanayan na ating nararanasan na siyang dahilan upang tayo'y mas lalong magpatuloy at tumibay. Ngayong malaya na tayo, magpatuloy tayo sa pagtakbo, harapin ang hangon, tayo ay babangon. Ipakitang mas malakas at matibay tayo ngayon. Kalayaan, kinabukasan, kasanayan. Ito ang sandata ng ating bayan. Dugot pawis ang inalay ng ating mga ninuno upang ito ay alam. Mga bayaning nagbuwis ng kanilang buhay. Mga bayaning nakipaglaban sa mga mapangapitan nila. Nagsakripisyo, iniwan ang sariling pamilya upang mapaglaban ang kalayaan sa mga mapangapuso. Ngayon, tatanungin kita. Hindi ba nasayang ang dugot pawis na inalay nila? Kinabukasan mo ba ngayon ay maganda? Hindi ba nasayang ang kanilang mga sakripisyo upang makalaya tayo ng mga Pilipino? Matuto tayong pahalagahan, kalayaan at mahal. Isa isip, isa puso, isa gawa ang mga kasundalo. Ito pa rin ang isinambitla ni Dr. Celsan na ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Gumising tayo mula sa pagkakahuman. Naway magmasayang ang kalayaang tinamunan. Suklian natin ang pagpapagal na dinanas nila. Ang hapis, sakit at dusa na tiniis nila ang makalaya ng mga Pilipinas. Ngayon, mag-iiwan ako ng isang mensahe. Laging isa isip, isa puso ang KKK. Hindi ito ang kataas-taasang kagalang-galang katipunan ni Andres Bonifacio. Ito'y kalayaan, nabukasan at kasabihan. Simbolo ng Pilipino'y buong tapang na lumaban. Tulong, sigaw ng kababaihan.
Sabog dito, sabog doon, baril dito, baril doon. Natanong ba natin sa ating isipan kung paano lumaban at nakamit ang kalayaan? Kinabukasan. Kinabukasan. Binigay ng mga bayanong Pilipino sa ating bayan. Ating itong bulitahin at pahalagahan. Kinabukasan binigay ng ating kababayan. Inang bayang malaya at may kinabukasan. Kasanayan. Lumaban at itatak sa ating isipan. Lumaban para sa ating inang bayan. Huwag papapi at papadiin sa mga dayuhan. Mahalin. Mahalin. Ang inang bayan. Inang bayan pinagsilbihan ng mga bayaning kababayan. Lumaban, mahalin at ang inang bayan. Kalayaang sama sa huwag pabayaan. Inang bayan ating mahal.